Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa inyong lahat at sa inyong lahat. Governor Sarina Umali, Mayor Santos, at si Mayor Hoson, of course, si Secretary Bongo, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, pinapakinggan ko yung talumpati, di ba, ni Mayor kanina. Sabi niya, payak na munisipalidad, fourth class na munisipalidad. Alam niyo po, even noong nangangampanya si Presidente, Mayor pa lang siya, wala hong payak na munisipalidad at wala pong fourth class na munisipalidad sa kanya. Bawat Pilipino ay hindi pwedeng maging payak at hindi pwedeng maging fourth class. Dahil Pilipino po kayong lahat, tayong lahat. Kaya po, miski na ako lang po ang imbitado rito, pinadala po talaga ng Presidente si Secretary Bongo para siguro at malaman ang kalagayan ninyong lahat na naririto ngayon na taga munisipalidad ng Natividad. Maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa amin. Alam niyo po, hindi niyo na itatanong, si Bongo ay pamilya na ho yan sa amin. May tinalong siya, may kinonsulta siya sa akin, sabi niya, napaluha siya. Ako rin napaluha ako kasi, alam niyo po, siya ho ang kasama talaga ni Presidente, miski noong mayor pa siya. Siya yung piparating nakakasama niya. Munti ko na nga pagselosan yun eh. Gusto ko nang saksakin eh. Sa kwarto lang siya namin, hindi nakakapasok. Ganun po siya ka-close sa amin. So, mahal po namin yung tao na yan at kilala namin. At kami po, bilang po nakakakilala sa kanya, hindi po kami magpapakilala sa inyo ng isang tao na alam namin na walang gagawing malasakit sa ating mga kababayan, sa inyo, ating lahat ng mga Pilipino. Alam niyo po, sinabi kanina ni Mayor, payak na munisipalidad. Kahit gaano kalayo ang munisipalidad ng Natividad, nandirito po kami ngayon dahil po lahat ang maliit po malaki na munisipalidad, importante po ito sa Pangulo. Na, kung naalala niyo po, di ba, noong tumatakbo pa po siya, ang gusto niya ay ma-decentralize. Yung bang hindi na lang puro Metro Manila. Kayo ba lahat nakapunta ng Metro Manila? Ang sikip ano, ang daming tao magulo. Sino may gustong tumira doon sa Metro Manila? Ayaw. Kapareho kami, si Pangulo din. Kaya every week ko siyang umuwi, iniuwian niya yung Davao City. Parang ano yan eh, parang, di ba, parang bahay natin. Yung komportable tayo sa bahay natin, pag inalis tayo sa ating pamamahay, hindi ho tayo mapakali. Yung bahay natin, yung pamamahay natin, yung probinsya natin, yun ang nagbibigay sa atin ng comfort zone natin. Diba? Nakakatulog tayo ng maayos. So kaya, ngayon, inaasikaso ng administrasyon na ito ang siguruhin na yung mga munisipalidad na malayo sa Metro Manila ay nagkakaroon ng pagkakataon na umulan din. Para naman ho, yung mga tao ho dito sa Natividad ay hindi naman ho nagpupuntahan lahat sa Metro Manila. So, yan ho ang countryside development natin. Di ba halos lahat ho, napansin nyo, lahat inaasikaso natin sa Metro Manila? Ang sikip-sikip na doon. Biruin nyo kung kayo nakatira doon o nahandun kayo sa Metro Manila. Dito, tinayuan ho tayo ng mayor ng evacuation center. Pag doon ako, pag nasa Metro Manila ako, nagdarasal ako sana walang kalamidad.
Hindi ako abutan ng kalamidad. Saan ka lulugar doon? Sigurado ba tayong matitira sa evacuation center ng Metro Manila, sa laki ng Metro Manila at sa dami ng tao sa Metro Manila? So yun po ang nais natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte, na yung ma-decentralize, mabigyan, ma-empower yung mga munisipalidad na kagaya nito para hindi ho nagpupuntahan sa kagaya ng Davao City, lahat na Cebu City, Manila, Metro Manila, ang sikip-sikip na dun. So, yan po ang nais ng ating Pangulo, na ma-decentralize ang ating bansa. Hindi lahat nagpupuntahan sa Metro Manila para mag-asikaso ng kung ano-ano. Dito ho, pwede ho nating asikasuhin, maglagay ho tayo ng kabuhayan natin. At nagpapasalamat kami sa local government natin. Alam niyo po, sasabihin ko sa inyo ang sekreto ni President Duterte. Ang tagal niya lang sa politika, more than 20 years. Alam niyo po, yung batang maliliit na ganyan, siya ho nadatnan hanggang nagkaanak. siya ang nakamulata na mayor ng Davao City, hanggang ngayon naging presidente siya. So, gusto ko ilihis yung kwento ko, no? Kasi sipe talaga yan, totoo yan. Ini-insist niya noon na gawa ng pelikula, si mayor pa siya noon. Kaya lang ano eh. Di kami nagtatalo kami kung sino mag-aano sa role ko. May gusto siya eh. Sabi ko, ayaw ko yun. Sabi niya, si ano daw? Gusto ko sabihin mo? Sabi niya, si ano daw yung magpo-portray ng role ko. Kaya hindi talaga natuloy yung pagsasapelikula ng buhay ni Mayor Duterte. Dahil may gusto siyang ano eh. Sabi niya, si ano na lang mag-portray sa iyo. Alam niyo na kung sino. Sekreto lang natin yun. Kaya po yan, si Ipe, naging matalik po namin kaibigan hanggang ngayon. Kasama po namin siya, whether pumayag kami sa gusto niya, pumayag si Mayor sa gusto niya ang isa pelikula o hindi, naging kaibigan po siya. Pinapasalamatan ko po nung nangangampanya po kami rito, pinapasalamatan ko po, marami po akong kamag-anak dito, hindi niyo po naitatanong. May na-mention ho ni Secretary Bongo, may tiyahin ho ako na nakapagpangasawa ng Biyernes na taga rito. Siya ho yung nangungulit. Yung tiyuhin ko po, siya ho nangungulit sa nanay ko. Siyempre ho, pag nanay mo yung nangulit sa inyo, di ba? Di ba matindi pag nanay? Di ba, ma'am? Di ba? Iba pag nanay. Wala akong makita ng lalaki dyan. Puro babae. Oh, grabe. Oh, puro talaga babae. Ay, ayun pala ko konti. Hello? Puro babae. Believe talaga ako sa mga babae. So, yan po ang ano ng administrasyon na ito, adhikain ng administrasyon ni Presidente Duterte, na ang bawat munisipyo, maliliit na syudad sa labas ng Metro Manila, doon sa kasuluk-sulukan ng Davao City, ay sana magkaroon ng ganitong facilities na yung binabalik ho natin, kasi pera ho yan ng gobyerno, binabalik natin sa tao yung pera ng gobyerno na dapat tao ang nakikinabang. At nagpapasalamat tayo kila Mayor at Governor dahil sa ganitong pagkakataon, at siniguro nila talaga na maibalik sa ating mga kababayan, sa inyong lahat, ang pera ng ating bansa. Yun po ang gusto ng presidente. Alam niyo po, ang kwento lang po ako ng konting bakit ho napadpad na naging mayor siya doon ng layo-layo ng Davao City. Sino nakapunta ng Davao City? Kukunti, no? Bakit ayaw niyong pumunta doon? Ma'am, sino? Kukunti. Bakit ayaw niyong pumunta? Ha? Kayo, ma'am? Oh, pumunta kayo. Malapit lang yun. Malapit lang yun. Di bale, sasabihan ko si Secretary Bongo, pamasahian kayo lahat. Bong! Patay ka. Tours niya, sabi ni Secretary. Alam niyo po, nung
tumakbo. Alam nyo, ayaw niya talaga. Ayaw ho. Nasa, as God is my witness, ayaw ho talaga niya. Tumakbo. Pero nung nakita na ho namin na yung tao na ang tao na po ang kumumbinsi sa kanya na tumakbo siya, parang nagulat ako. Sabi ko, doon ako nagumpisa nagdasal. Sabi ko, bakit, Panginoon, bakit ganito? Bakit gusto niyo siyang patakbuhin? Alam niyo, more than 20 years ho siya, mayor, vice mayor, congressman, mayor ulit. Kasi hindi, pag natapos na yung term, ng tatlong terms ng mayor, nagko-congressman siya or nagba-vice mayor. Ayaw ho talaga niya tumakbo. Alam niya na parang ano ba, parang pag ginawa niya yon, para siyang kumuha ng bato na pinupok niya sa sarili niya. So, dasal ho ako ng dasal 2014, 2015. Sabi ko, Lord, bakit ba gusto niyo siyang patakbuhin? Gusto niyo ba siya bang patakbuhin para makaranas ng pagkatalo, para ma-humble? Yun ang ano ko. Kasi mayabang. Yabang-yabang. Di totoo, mayabang naman talaga kasi wala siyang talo eh. Sabi ko ganun, Lord, sige, gusto kong makakita ng sign. Bigyan mo ako ng sign. Tapos dasal ako, 2014, 2015. Sabi ko, Lord, hanap ako ng mahirap na sign. Gusto ko makakita ng shooting stars. Ayaw ko ng, ano, gusto ko makita talaga ang shooting stars. Dasal lang po ako ng dasal. Grabe, ang hirap no na sagot galing sa Panginoon, ano? Sabi ko, bakit, Lord, wala pa akong tuwing gabi ang titingin ako. Sabi ko, Lord, di mo pa ako pinapakitaan ng shooting stars. 2015. Ngayon ko na lang ko ito kinukwento, ha? Nakikinig ko ba? Nung 2015, miskin na si Bongo, miskin na mayor pa siya, hindi ko siya kinukwentuhan. Sa dasal ko na yun ang ano ko. 2015 ho, kung makikita nyo sa news ho, usually ho ako, gabi na ho ako nakaka-uwi dahil meron ho akong negosyo, inaasikaso, so minsan 10 o'clock na po ako nakaka-uwi ng bahay. Hindi ko po alam bakit nung panahon na yon ay alas 7 ng gabi, naabutan ko po ang news. Sabi dun sa news, meron daw sa Amerika, merong shower of meteors. So, hindi ko po inano yun, kinimkim ko lang sa akin lang ho. Sabi ko, Lord, dasal pa rin ako ng dasal, Lord, bakit wala kang ano, pinapakitang shooting stars? Dasal naman ako, yung balita na yun, mga summer, May siguro, mga bandang April or May. Bandang August yata or July, meron, nakita ko naman sa news. Sabi sa news na nung ano na yan, ng gabi na yan, ay meron daw shooting stars, 11 o'clock. Naalala ko noon, 11 o'clock ng gabi daw, makikita daw. Sabi ko dun saan, naalala ko noon, sabi ko sa anak ko, Kit, may shooting stars daw ngayon, tingnan natin. Eh, syempre, pag nakapantulog ka na, ayaw mo nang lumabas. Hindi ko rin nakita. Sa news ko lang nalaman na merong ano, may shooting stars. So, nung ano na yon, nung panahon na yon, 2000, nung filing ng COC, alam nyo ho, ayaw ho talaga niyang mag-file. Totoo ho yun, yung balita na nasa Manila daw siya. Ang totoo nun, nasa Davao siya. Ang last day ho ng filing ng COC, October 16. Tatandaan niyo ho, di ba, hindi siya nag-file. Tapos noon, nung pag-file niya ng, may tumawag pala, sabi nung tumawag na kaibigan namin, sabi niya, padala namin yung, ano daw, yung jet, yung aeroplano sa Davao, para daw makasakay si Mayor. Sabi ko, teka muna, mag-aaksaya ka ng gasolina niyan. Hindi sasakay yun, dahil ako, personally, alam ko, alas 9 ng umaga, alam ko kung nasaan. Nasa bahay siya noon, tulog pa. So alam ko talagang hindi sasakay ng ano. Hanggang naging October na yung filing, November yata. So nung wala na napasubo na ho talaga eh. Diba, nag-ano na ho siya, nag-umpisa nag-file na, November, December, nag-ano na, nag-kampanya na. So sabi na sa tuwing ano ko ho, tuwing nakikita ko yung hindi ko alam, ngayon ko lang kinikwento ito. Ayaw ko ikwento noon, baka sabihin na lokal-lokal yung babae na yun. Ngayon ko lang ho talaga kinikwento. Madalas ko ho makita ang 16. Hindi ko kinasabi kay Bong. Madalas ko makita ang 16. Tapos
Sabi ko noon, panood ko sa news na sa 2016, pipiliin ang 16th president. Alam niyo po, pagod na pagod siya nung nangangampanya. Galing ho kami dito sa Luzon. Tulog lang ho siya ng 5 oras sa isang araw. Minsan ho, mga March or April, hindi pa tapos ang kampanya. Nakita ko ho na yung gigisigin niyo, tapos ano, para magbihis na, para kumain, para maligo, para mag-umpisa ulit sa upo ng, kayo ba, 72 years old, that time, 72 siya. Mahirap po yung ano na yun. Ako nga, hirap na hirap eh. So nakita ko talaga sa kanya na ang pagod sa kampanya. Hindi ko alam kung bakit lumabas sa aking bibig. Sabi ko na lang sa kanya, sabi ko, hayaan mo na, mga March, April. Ginanong ko yung likod niya, para pampalubag loob. Sabi ko, hayaan mo na, makukuha mo yung ano, ikaw magiging 16th president. Kasi ngayon, 2016 ngayon eh. Tapos sabi ko pa sa kanya, meron ka ng 16. Sabi ko, ako kasi 16 ang birth date ko eh. Meron ka ng 16, tatlo na yung 16 mo, sabi ko sa kanya. Sabi ko pa sa kanya, may dinagdag akong sinabi sa kanya bandang April to. Sabi ko, may pang-apat ka na 16. Para bang nasa dulo ng dila ako, hindi ko masabi ano yung pang-apat na 16. Alam niyo po, the following day, May 9 ang election, May 10. Yung bahay namin magulo na dahil marami na pong nagpapapicture. Yung sa nilalagyan ho namin ng yung terrace namin, nilalagyan na namin ng newspaper. Naka-open doon ho yung newspaper araw-araw. Nandoon nakalagay sa headline. Sabi, Duterte 16,600,000 votes. Tumatayo ho ang balahibo ko tuwing kinukwento ko 'yan. Kaya yung mga nagsasabi na pagtakbo ni presidente ay hindi na ho ano eh, hindi na ho personal interest, talaga hong pagkaloob ng Panginoon. Ang presidency ay laging ano yan eh, isang makapangyarihang nasa itaas ang nagbibigay niyan. Hindi mo yan pwede ambisyonin. Hindi mo yan pwede sabihin na preparahan na miski mag prepare ka o ikot na ako ng 6 years, kasi pag after 6 years, tatakbo akong presidente. Yun, wala ako talagang ano, walang ginawa, hindi nag-ipon, hindi nagprepara, walang ambisyon, pero wala, nasakripisyo ho lahat. Kaya ho, sinasabi ko ho sa inyo ito dahil gusto kong iparating sa inyo kung gaano ho kayo kamahal ni Presidente Duterte ang Pilipino. Dahil kung hindi niya ho mahal ang Pilipino, hindi na ho siya tumakbo ng ganyan pagka-presidente. Kaya ho, nakita niyo ho nung, ano yun eh, right after election, nakita niyo nang umiyak siya sa puntod ng nanay niya. Iyakan niya yung puntod. Magkasama kami noon, kami ni Labong. Iyakan niya yung puntod. Doon niya na-realize. Right after, ano yun eh, mga May 9, 12, 11 o'clock ng gabi, alam na, di ba? Alas 3 ng madaling araw, May 10, iyak siya doon sa puntod ng nanay niya. Dahil doon niya naramdaman yung bigat ho ng problema na haharapin niya with 100 billion population ng Pilipinas. Alam niyo po, minsan, kanila lang, ano, hindi ho talaga madali maging presidente. Alam niyo ba anong oras? Ang nakikita niyo sa TV, di ba? Yung nakikita niyo, nandun siya sa Cebu, nasa Cagayan, nasa Marawi, nasa Cotabato. Ang hindi niyo pa ho nakikita, yun hong basa niya ng mga dokumento at pirma niya ng dokumento na kailangan niyang gawin from alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 kaninang umaga, ginawa pa niya. Kaya minsan, masakit po kung ano, kung nakakarinig tayo ng batikos. Kasi minsan nung maraming batikos na ganyan, akala niyo ba, sabi niya, gusto niya ng sumurender, sabi niya, mag-ano kaya ako, mag-resign kaya ako. Sabi ko sa kanya, sige, if the Filipinos doesn't deserve you,
Yun po ang nasabi ko sa niya dahil naawa din po ako. So, maliit o malaking syudad o maliit na malaking munisipalidad, Pilipino, from Apari to Hulo, mahal ho kayo ng presidente. Katuwang po ng presidente ang mga local government officials na sana po tulungan po ninyo siya dahil mahirap magpatakbo ng parehong sa bahay, di ba? Hindi mo pwedeng solohin ang pagpapatakbo ng isang bansa. So, inihikayat ko po, hindi lang dito po sa munisipalidad ng Natividad, kundi lahat po ng local government. Asikasuhin po natin ang drugs dahil alam niyo po, agriculture po dito, nag-compute po ako kanina, from 30 to 40,000 a month per hectare ang income, tama? Or sa 6 months po, kumikita ng mga 360 a year ang palayan. Ang nahuli po na sa drugs ay 760,000. Ibig sabihin, doblado ho sa isang kita ng palayan sa isang taon, sa isang ektarya lang po ang drugs. Sinisira po nito ang ating kabataan. Kaya inihimok ko po lahat po ng mga kapulisan at siyempre po sa pamumuno ng ating mayor at governor, magtulungan po tayo para mapadali. Kasi siya rin po, gusto niya rin pong madali. Alam niyo ba gaano siya ka-excited matapos mabawasan ang bawat taon ng pagsebisyo niya? Countdown ho yan kung alam niyo lang. So, lahat po tayo mga Pilipino, pagdasal po natin na ang ating mga pinuno na namumuno ngayon sa ating bansa, sa ating syudad, at sa ating mga munisipalidad. Maraming salamat sa mga taga-natividadwenyos. Mabuhay kayong lahat.